up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomo ng World Travel. Tungin na balita walang kinakapiyan sa Master Beat sa katotohanan lamang mga kayon. Tara, let's go! Update tayo! What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomo ng World Travel. Tuloy na balita walang kinakampiya sumasalami sa katotohanan lamang mga kayon. August 31, National Heroes Day, araw ng Lunes mga kayon, huling araw ng Agosto. Kasama rin natin syempre ang mga naglilinis dito sa kabilang barangay. Nakalimutan ko na kung anong barangay itong kabila, kasi ito mga kayon barangay 49, ito ata barangay 50 o 48. Ay, hindi mga 50 siguro. So nililinis lang itong ilog de la Reina, kasi nga punong-puno ng borax saka may mga basura din tayo nakikita rito sa may gilid-gilid. Dito tayo sa may pinaka tinutuntungan natin. Mga kayon, kung matatandaan nyo, lagi ko sinasabi na natira ako ng Dagupan. Dagupan site kasi to eh. So natira ako dito sa may barangay 49, dito sa aking tiyahin, no? Kaya dati wala pa tas ito eh. Ito pa lang. So pader pa lang. Tapos itong D8 Mall, dating bigasan yan. Pero hindi ganyan itsura yan. So hindi siya ganun kataas ang ano, ang building na yan. So bigasan dati yan. Tapos ito talaga, Ilog de la Reina na talaga ang tawag dyan. Dati nga mas maraming basura pa eh. Ngayon, kumpara ngayon, konti na lang. So hati ito mga kayon, hati itong barangay na to. Yung barangay sa kabila, saka yung barangay dito, which is 49. Nililinis lang yung pinaka Ilog de la Reina natin, kasi nga punong-puno ng ano, no? You know, yung borax talaga. So binabawasan. Dati mga kayon, wala pa nga itong parang pangsala na to eh, no? Dati talaga medyo tambak ng basura yan. Siguro mga 90s na nandito ako, dito kami nakatira noon. Tambak pa ng basura na ito. Tapos meron pa nga ang basketball court kami ron, na talaga minsan na madalas pala, no? Na aksidente na pupunta yung bola dito sa may Ilog de la Reina. Kaya pagdating sa ganun, hindi na nakukuha. Minsan naman nakukuha pa, pero ngayon kahit papaano medyo malinis, konti na lang yung basura. Tapos lagi nang may naglilinis dito simula nung umupo ang ating abuting Mayor Isko Moreno. So lagi nang may nalilinis na mga borak-borak saka mga basura. Medyo mabaho lang talaga kasi dito nilalabas yung waste eh, no, ng mga nasa loob dun. Kaya kung maamoy nyo lang mga kayon, amoy imbornal, amoy kanal. Yun, no? Puro borak yun. Yun yung kinukuha ng ating parang crane. Tapos iniipon doon. Tapos alam ko kukunin yan mga kayon. Kita nyo naman mga kayon, sa sobrang dami ng nakuha na borak, pwede mo nang tuntungan sa kapal. Ayun, puro kawakawayan mga kayon, dami. Mga kayo, kung hindi mo kung hindi nyo lilinisin ito, kung patuloy pa rin tayo magtatapon ng basura, talagang lahat ng mga estero, ilog, talagang magiging ganyan ang itsura. Itong borak na to mga kayon, pinaghalo-halong basura, lupa, lahat ng tinatapon nagiging borak na. Ayun, nagiging ganun na, oh. Parang imagine, no, ito nasa ilalim, pwede mo nang tuntungan. Kaya ang alam ko mga kayo, na noon nung panahon namin, alam ko nung nakatira ako rito, ito talaga kahit may borak, mababaw talaga, kasi nga sobrang kapal ng borak.
Kaya sobrang kapal ng burak niya, pwede mo nang tuntungan. Ayun mga kayo, no? Kita nyo yung mga naiipon na burak. Ayun, no? May ipon doon, doon, doon. So ilan na yung burak na naiipon doon, no? So kukunin na lang yan. Tawag dito mga kayo, Ilog de la Reina, no? Kung mapapansin nyo, dire-diretso yan hanggang doon sa may Tayuman, Ilog de la Reina pa rin yun, Tayuman Pretil. So Ilog de la Reina pa rin ang tawag doon. May mga kanya-kanyang ilog kasi yan na tawag. So ito yung Ilog de la Reina. Dati mga kayo, noong dati nakatira ako rito, 1990s yun sabi nila yung mga kwento-kwento ng matatanda. Sabi nila, dati raw malinis talaga ito. At naliliguan pa nga itong estera na to. Yun ang kwento ng dagupan noon na mga matatanda. Ito, mukhang malalim yung pinukuha na ito. Dati raw sobrang linis pa na ito at napapaliguan pa nga nila itong Estero de la Reina ngayon. Pero mantakin nyo naman ngayon mga kayon, talagang makumaamoy nyo lang, kasuklam-suklam talaga, kanal na kanal ang datingan. Tapos mga kayon, ito na yung Claro Emrecto, tapos papuntang Divisoria na. Mamaya mag-update din tayo sa Divisoria kung kamusta na ang lagay ng Divisoria natin ngayong huling araw ng Agosto. Daming putek, oh. Yun, oh. Yun ang malinaw na bora. Kumapal na sa sobrang dami ng borak na nakolekta, yun, no? Iniipon-ipon sa mga ganon. Nakalimutan ko na kung anong barangay itong kabila mga kayon. Pero isa-search ko, lalagay ka-caption ko na lang dito. Nakalimutan ko na, pero nakausap ko na to one time yung chairman dito. Shoutout nga pala dito sa kabilang barangay, kung sino man yung chairman. Mamaya shoutout ko na lang, ilalagay ko na lang yung pangalan niya rito. Maraming salamat sa inyo dyan, Sher, sa pagpapatuloy na paglilinis na itong Estero de la Reina natin. May machine dito, may machine din dun, no? So mamaya mag-update tayo sa Divisoria naman mga kayon. Yung may tinutuntungan natin. Ito ang kapal dito. Pero unti lang yung basura Unti lang yung basura pero marami putek yung burak kung tawagin, no?
Ayan, patuloy lang sila maglilinis mga kayo hanggang dun sa may dulo. Lahat ng burak tatanggalin. Ayun, may bato dun, no? Lahat ng burak tatanggalin. Kaya laking pasalamat sa mga taong katulad nito na kahit holiday, National Heroes Day, patuloy pa rin ang paglilinis ng ating Estero de la Reina. Maraming maraming salamat mga kayo. Thank you so much sa panonood. Update lang natin itong Estero de la Reina. At maraming maraming salamat sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin here and abroad. Thank you so much. Mabuhay kayo, mag-ingat, stay safe everyone. At maraming maraming salamat po sa suporta nyo sa Jomalong World Travel. Thank you so much mga kayo. Maraming salamat.